ただに君を舞うささやうさまに海岸なまぐまぬあなまなとらかきこにちゃいひきまりさまがきすらくなみくいLiwanag niya itabas na ikit sa kaniluman Puso'y umaawit ng papuling walang hanggan Sa aking Panginoon magpakailanman Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Welcome po sa aking live stream today, my second day. At ko'y nagpapasalamat at binigyan tayo muli ng pagkakataon na magsama-sama sa ganitong mga pagkakataon. So ito yung ating pangalawang araw natin ng pagsasama-sama sa pag-aaral ng Epistle ni James, Day 2. Welcome kayo sa aking live stream. So kung meron kayong banal na kasulatan sa inyong mga tahanan, ay ihanda ninyo at tayo magsisimula sa ating day 2 na Epistle of James. Chapter 1, verses 9 to 27. Brother Ruben Cambia, welcome. Thank you for having me with me. Alright, so manalangin muna tayo bago tayo magsimula at hingin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Salamat Panginoong Hesus sa iyong patnubay sa amin sa umagang ito. Maraming salamat at binigyan mo muli kami ng panibagong buhay at hininga na aming pinapahalagahan sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin at sa iyong pagkalinga sa araw-araw
ng aming buhay. Purihin ang iyong pangalan at sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral ngayon sa sulat ni James at naway marami kaming matutunan sa araw na ito at pagpalain mo ang mga makikinig at manonood ng iyong salita. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magsisimula na tayo sa ating pang-araw-araw na pag-aaralan sa sulat ni James. Okay, so ang una nating tatalakayin ay ang dukha at ang mayaman na makikita natin sa mga talatang siyam hanggang sa 11. So ito ang ating unang bahagi ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Okay? So tayo magsimula. So binanggit ni Apostol Santiago ang mga sulat na ito, ang mga salitang ito patungkol sa mga Kristiyanong nangalat sa imperyo ng Roma noong kanyang kapanahunan sa lahat ng 12 tribo ng Israel at ganun din sa mga Kristiyanong Hudyo na nangalat sa pamamagitan ng pag-uusig noong araw. So, sumulat siya upang palakasin ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos sa kabila ng kahirapan at ng pag-uusig. So dito, marami siyang binanggit patungkol sa mga praktikal na buhay ng mga anak ng Diyos. At hindi maiiwasan na tayo ay nasa palibot ng iba't ibang klase ng antas ng buhay ng tao. So binanggit ni Santiago kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa, kung paano natin sila bibigyan ng tamang pagtingin sa buhay. So dito binanggit ni Santiago ang pagkakaiba ng dukha at ng mayaman. So titignan natin kung ano ang nais ni Santiago na ating gawin upang sila ay ating paglingkuran at kung paano natin sila pakikiharapan. So dito sa talatang siyam ay binanggit ni Santiago sa kanyang sulat na ikarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos. Atin munang tignan ang unang bahaging ito na kanyang sinabi. Alam natin na ang mga dukha ang unang nilapitan at pinangaralan ng ating Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa. Hindi niya kaagad pinuntahan ang mga taong mayroong kaya at yung mga matataas ang antas ng buhay sa lipunan ng mga tao nung panahon niya. Una niyang munang ni-reach out yung mga taong mahihirap. At dito niya nakita kung paano ang mga taong dukha ay lumapit at tumanggap sa Panginoon sapagkat sila'y walang kakayanang tulungan ng kanilang mga sarili sa mga ilang mga bagay. So dito, binanggit na ng Panginoon na ang kaharian ng langit ay para sa kanila, para sa mga dukha, para sa mga mahihirap na nila lang. So binanggit din yan sa talatang 10 na ang mayamang kapatid, ang pagkababa sa kanya sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. So binanggit niya ang hiwalay na salita para sa mga dukha at sa mga mayayaman. Dito, ang mga dukha ay ikinararangal ng Diyos. Sa paningin ng tao, ang mga dukha o ang mga mahihirap ay mababa sa kanilang paningin. Ngunit sa paningin ng Diyos, ikinararangal ng Diyos ang mga mahihirap at mga dukha sa kanyang paningin. Itinataas niya ang mga ito. Sapagkat sa kanya, sa Diyos, sa kanyang paningin, ang lahat ng kanyang nilalang ay mahalaga. Walang mataas, walang mababa. Kaya dito, minahal ng Diyos ang mga mahihirap sapagkat sa Diyos lamang sila umaasa. So, ang mga mayayaman ay inaasahan ng Diyos na sila ay magpakababa sa kanilang mga sarili at huwag nilang gamitin ang kanilang kayamanan na maging hadlang upang sila ay tumulong sa kanilang kapwa-tao. Sapagkat sinabi ni Santiago na ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo na sa kanyang kapanahunan ay ito ay natutuyo at nawawala. So binanggit din niya sa talatang 11 na ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw. Siya ay nawawala, siya ay namamatay. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. So ganun din ang isang taong may kayamanan. Minsan, meron siyang kasakit, magkaramdaman, at meron siyang kayamanan, ngunit hindi niya magamit ito. Alright? So, yaan ang
mga ilang katangian ng mga taong may kayamanan ang karamdaman ng siyang pumipigil sa kanya upang siya ay magumanda ang kanyang buhay dahil meron siyang kayamanan. Ngunit hindi sa lahat ng habang panahon ay ang tao ay malakas at walang sakit. So gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. So alam natin na ang mga mayayaman sa panahon natin ngayon, lalo tigit sa iba't ibang panig ng daigdig, majority ng mga mayayaman ay nagpapatayo sila ng kanilang malalaking mga tahanan, mga mansyon, at pinapaligiran nila ito ng matataas na mga bakod upang hindi sila pasukin ng magnanakaw. So ganoon nila pinoprotektahan ang kanilang mga kayamanan laban sa mga magnanakaw at masasamang loob. Ang mga mahihirap ay hindi nila ito iniisip sapagkat walang papasok at walang magnanakaw sa kanila sapagkat sila ay mahirap. So ito ang sinasabi ni Santiago noong kanyang panahon na ang mga mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. So maraming iniisip ang mga mayayaman sapagkat ang kanilang isip ay magpakarami pa ng kanilang mga kayamanan. So hindi na sila nakontento sa kanilang mga kayamanan at gusto pa nilang dumoble pa ito, magtriple hanggang sa hindi na sila makaahon doon sa kanilang kayamanan at hindi na nila alam kung saan na nila iimbakin ang kanilang mga kayamanan. So dito natin nakita ang dalawang pagkakaiba ng isang tao sa daigdig o ng mga tao sa daigdig. Merong mayaman, merong mahirap. So magkaibang mundo ng mga tao sa daigdig. So ngayon papasok tayo sa pangalawang bahagi ng ating paksa, ang pagsubok at ang pagtukso. So dito, sa mga talatang babanggitin ni Santiago ay muling niyang binanggit ang tungkol sa pagsubok at pagtukso. Bakit niya muling inulit ito mula sa mga naunang mga talata na ating pinag-usapan kahapon na ibig sabihin ay ito ay napakahalaga. Ito ay kasama sa buhay ng mga Kristiyano at anak ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi tayo nabubuhay ng walang pagsubok at ng walang pagtukso. Hindi natin alam kung ano ang mga dahilan sa likod nito. Ngunit, pinayuan tayo ni Santiago na manatili tayong gising at manatili tayong nakabukas ang ating mga paningin at ating mga mata sa ating mga paligid upang hindi tayo malisya na hindi tayo mag-aalangan kung ano ang mangyayari sa atin sapagkat alam natin ahead of time kung ano mangyayari. So yun ay yung tinatawag nating discernment, yung ating pagkilala o pagkilanlan, no? So binanggit din dito sa talatang 12 na sabi ni Santiago na mapalad ang taong nananatiling tapat. So dito ay binanggit ni Santiago na mga Kristiyano at ang mga anak ng Diyos ay dapat maging tapat sa kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Sa kanila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin ay tatanggap siya ng putong. So ang putong ay sabihin ito yung tinatawag na corona. Okay? So ating tignan ito kung ano ang ibig sabihin ni Santiago na ang mapalad ang isang taong nananatiling tapat. So balikan natin ang salitang nananatiling tapat. Dito, kapag ikaw ay tapat, kung sa Tagalog, tignan ninyo yung mga letrang tapat sa mula sa taas hanggang sa baba, T-A-P-A-T, tapos ilagay niyo yung tapat sa gitna, at tignan ninyo na pareho yung salitang tapat. Okay, pag-crossin ninyo yung salitang tapat. Okay? Mula sa taas hanggang baba, tapos sa kaliwa at sa kanan, makita ninyo yung tapat. Pare-pareho mga letra yan. Kahit saan ninyo dalin, direksyon, ay makikita ninyo yung salitang tapat. Hindi ko alam kung bakit, kung nagkataon lang yung ganong klase ng formation ng salita, ay kahit saan nyo dalin ay tapat yon. Magmula sa taas, baba, kaliwat, kanan, tapat ang makikita ninyong salita. Pag-crossin ninyo yung salitang tapat na yon. So, binanggit ng ni Santiago na talagang ang mga anak ng Diyos ay kinakailangan maging tapat sa kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya binansagan ni Santiago na mapapalad yung mga taong nananatiling tapat
So yun ang magandang encouragement sa ating lahat. So bago ako magpatuloy, welcome ko si Nomer Santiago. Nasa party ata siya ng Western Canada. So si Cecil Gatmaitan, welcome kayo sa ating live stream. So sa aking pagpapatuloy, sapagkat matapos tayong masumpungang tapat ay susubukin pa. So ibig sabihin, bago tayo subukin, kailangan maging tapat muna tayo. Hindi ka pwedeng subukin kung hindi ka tapat. Kasi yung mga hindi anak ng Diyos, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sa kanila, ano na yun eh, pag-aari na sila ng Diablo. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. So ibig sabihin, sila yung mga followers na ng devil. Kaya gumagawa na sila ng mga gusto nilang gawin na labag sa kalooban ng Diyos. So hindi na sila kabilang sa mga anak ng Diyos. Kaya sila'y nasa kadiliman pa. So mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, tayo ay nasumpungang tapat. So ngayon, mayroong pagsubok. So bakit ganun? Tapat ka na nga tapos susubukin ka pa. So tandaan natin na si Abraham ay bago siya tinawag ng Diyos, ay nasumpungan si Abraham na isang tapat. Una sa lahat, nakita ng Diyos na siya isang tapat na tao na naniniwala sa isang tunay na Diyos. So nung tinawag siya ng Diyos, kinausap siya ng Diyos at nakilala ni Abraham ang tunay na Diyos. At dahil doon ay binansagan si Abraham na kaibigan ng Diyos. Ngunit sa kabila na yon, na pagiging tapat niya sa Diyos, ay inutusan siya at sinubukan siya ng Diyos sa kanyang pagiging tapat. At si Abraham ay nagtagumpay sa pagsubok na ibinigay ng Diyos. Mahigpit man na gawin sa kanyang sarili na huwag niyang ialay ang kanyang anak sapagkat nais ng Diyos na subukin siya na ialay niya ang kanyang bugtong na anak na si Isaac na anak niya sa katandaan. Maraming mga magulang na matagal na nilang hinihintay yung kanilang anak na isilang dahil sa kanilang katandaan o sa kanilang difficulties, pero ang Diyos sinubukan si Abraham. Hindi niya inaring binigay ng Diyos, eh, ano magagawa? Gusto nang kunin ng Panginoon. So, inaalay niya si Isaac, pero hindi pinaintulutan ng Diyos na mamatay si Isaac. Kaya nasumpungan ng Diyos na talagang tunay na talagang tapat si Abraham. Dahil sa kanya, ay pinagpala siya ng Diyos at ginawa siyang ama ng lahat ng mga bansa sa buong daigdig. So, yun ang kanyang naging putong na naging patriarka siya at ng maging ama ng mga Hintil at ng mga Hudyo at ng buong sanlibutan, naging ano siya, patriarka. So dahil dito, lahat tayo ay dapat masumpungang tapat. At sa kabila noon, maging handa tayo sa manumang pagsubok na darating sa ating buhay sapagkat tayo ay mga tapat na anak ng Diyos. At matapos tayong subukin at tayo nagtagumpay sa mga pagsubok ng buhay, ay tatanggap tayo ng ating mga sarili-sariling mga putong or corona na ibibigay ng Diyos. Sa banal na kasulatan, maraming mga binanggit na sa mga ano, sa mga Kristiyano, sa mga sulat ni Pablo na may iba't ibang pangalang mga putong o mga crown of righteousness, you know, crown of a martyr. Maraming siyang iba't ibang klase ng putong. So dito, ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. So ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos ay umiibig sa Panginoon. Siya ang ating unang pag-ibig. Doon sa talatang 13, papasok dito ang sinabi ni Santiago na huwag sabihin nino man kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. So expect natin na pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, ay dadanas ka ng pagsubok. So kapag tayo dumaranas ng pagsubok, huwag nating sasabihin na tayo ay tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso. Ang Diyos ay sumusubok. Alright? So dapat nating maintindihan yon. Ang sumusubok ang Diyos, ang nanunukso ay ang Diablo, ay si Satanas. So yun ang pagkakaibahan ng dalawa. So wag nating sasabihin yon na ako ay tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sino man. So yan ang kasagutan ni Santiago tungkol sa pagtukso. So doon sa talatang 13, papag-usapan natin ang bahagya yung paksang tukso. Nais ni Satanas na sirain ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggamit
niya ng iba't ibang mandarayang pamamaraan upang tayong mga anak ng Diyos ay akitin na magkasala. Kanyang ipinupunla sa ating mga isipan at ating mga puso ang binhi ng pag-aalinlangan, yung doubt, hindi paniniwala at paghihimagsik sa Diyos. So yan ang gusto ni Satanas na gawin natin. Ang dalawa sa kanyang pinakamakapangyarihang pagtukso ay ang kay Adan at Eva sa halamanan ng Eden. At na kung saan ay nagtagumpay si Satanas sa kanyang layunin. Okay? At ang pangalawa ay sa ating Panginoong Hesus sa dako ng ilang sa Judea. Kung titingnan ninyo na kanyang ikinabigo, nabigo si Satanas na tuksuhin at hikayatin ng Panginoon na gawin ang gusto niya. Nabigo siya. Ang dalawang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang paboritong gawain ni Satanas ay baguhin ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. So, hinihimok ng Biblia o ng banal na kasulatan ang mga Kristiyano na maging matatag sa kanilang pananampalataya at mag-ingat sa mga tukso. Ipinapangako ng Diyos na tutulungan niya tayong mapagtagumpayan ang tukso at ang pagbibigay ng katiyakang hindi niya pahihintulutan ang anumang tukso na hindi natin makakaya. Si Jesus na ating Panginoon bilang ating mahabagin at maawaing punong saserdote na nakaranas na tuksuhin ay handang dalhin ang ating mga panalangin sa Ama para sa kalakasan sa panahon ng tukso. So lahat tayo ay daranas ng pagsubok at ng tukso. Ang tukso ay hindi dapat ipagkamali sa pagsubok ng Diyos sa ating pananampalataya bilang paraan ng pagpapalakas, sapagkat hindi tayo tutuksuhin ng Diyos upang magkasala sa Kanya. So yan ang konting paliwanag dito sa talatang 13. So meron pa akong idadagdag pa dito na ang salitang tinutukso ay walang sinumang gumagawa ng kasalanan ang makakaiwas sa sumbat sa pamamagitan ng paninisi sa Diyos. Isang tao lamang ang nanisi sa Diyos sa kasaysayan o isang nilikha lamang kundi yan ni si Satanas. Sinisi niya ang Diyos. Okay, kaya siya ang ama ng paninisi, siya ang ama ng kasalanan, siya ang lahat ng pinagmulan ng paninira sa Diyos. Maaaring tayo ay subukin ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Subalit hindi kailanman inangad na tayo ay mapapunta sa kasalanan, na yan ang hindi nais ng Diyos na mangyari. Ang katangian ng Diyos ay nagpapakita na hindi siya maaaring pagmulan ng tukso upang magkasala ang sinuman. So yan ang katotohanan dito. Huwag nating ipapagkamali na ang Diyos ay tinutukso niya tayo, hindi nanunukso ang Diyos. So ituloy natin ang 14 na talata. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. So ito na yung kasagutan ni Santiago kung bakit natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. So pinaliwanag niya ang dalawang paraan ng pagkagat sa tukso. Meron kayo siguro, narinig na ninyo ito nung araw pa, nakanta ni Imelda Papin na tukso, layuan mo ako. Ang tukso ay palaging nandyan lang. Ang tukso ay nasa palibot natin. So tayo ang umiiwas sa tukso. Katulad ni Joseph, nung siya ay tuksuhin ng asawa ni Potiphar, tumakbo siya. Okay? Ibig sabihin, talagang layuan mo. Huwag mo siyang lalapitan. So kaya nga dito ay sinabi ni Santiago na ang tao ay natutukso kapag siya ay naaakit. So alam natin na ang tukso ay merong pasimula. Hindi basta-basta ka natutukso ng bigla. Meron niyang mga procedure, dahan-dahan. Sa mga nagtatrabaho sa mga opisina, pag kayo magkakasama araw-araw, may babae at lalaki, malakas ang tukso dyan. Kasi minsan yung mga kababaihan na nagtatrabaho sa mga opisina ay maiksi ang mga kasuotan. Kaya yung mga lalaki na mahihilig sa mga chicks, minsan napapatingin doon sa kanilang mga pinagbabawal na mga parte ng katawan na tignan. So natutukso yung mga kalalakihan na tumingin doon, no? So naaakit. Pag naaakit, ay ibig sabihin ay napapatangay na siya sa kanyang sariling pita. So ang kalaban niya na ngayon ang kanyang sarili.
So dito natin makikita na kung paano naglalaban ang ating espiritu at ating laman sa ating katauhan. Yung spirit at saka yung flesh magkaaway yan eh sa loob natin. Meron tinatawag diyan na battle eh sa loob ng ating katawan. Ano? Yan ang sinasabi ni Apostle Paul na minsan meron siyang gustong gawin na minsan hindi niya nagagawa dahil yung kanyang laman eh umahadlang doon sa kagustuhan ng espiritu. So diyan papasok yung labanan ng espiritu at ng laman. So, doon sa 15 talata, kapag ang pita ng laman ay tumubo at ay nag-ugat. Okay na. So, kapag yung pita, yan yung maaring binhi eh. Yan yung buto na iyong itinanim. Ito ay tumubo na sa loob mo at nag-ugat na. Kapag ito ay tumubo na at nag-ugat, mahirap ng ano yan, mahirap ng tanggalin yan. Kailangan bongkalin mo yan. Ano? At nagbubunga ito ng pagkakasala. So, ito yung mga proseso. Pag ito ay tinanggap mo, kinuha mo, niyakap mo, ay ito ay tutubo sa loob mo at mag-uugat yan. At magbubunga na yan. At ang kanyang bunga ay yung kanyang kasalanan. Okay? Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Okay? So dito nga sinasabi ng mga kasulatan na ang tao ay hinahayaan pa ng Diyos na mabuhay kahit na masama. Kasi sabi ng mga tao, kung sino pa yung mabuti siyang nawawalang maaga o namamatay ng maaga, bakit daw yung mga masasama na dapat mawala ay sila pang matagal na mamatay? Kasi nga, ang Diyos ayaw niya na ang mga masasama ay mapunta sa impyerno. Kasi kaya yung mga mabubuti ay namamatay ng maaga, ay ligtas na yun. Diretso na sa langit yun. Kasi mga ligtas na yun, mga mabubuting mga tao yun eh. So, wala nang ano doon, wala nang doubt doon. So, yung mga masasama ay hinayaan ng Diyos na mabuhay pa ng matagal at bigyan sila ng pagkakataon na magsisi ng kanilang mga kasalanan. So, yun ang sagot doon. Kaya sila nabubuhay pa ng matagal. So, ngayon, tignan natin dito na hinahayaan ng Diyos na sila ay magsisi ng kanilang mga kasalanan sapagkat yung kanilang kasalanan ay nagbubunga na ng kamatayang espiritual. Kapag hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan, kapag sila namatay, ay hahatulan na sila sa kanilang mga kasalanan doon sa kamatayang espiritual. Sa talatang 16, sinabi dito na Santiago na huwag kayong padaya. Okay, sinabi niya yung salitang padaya kasi ito yung nangyari kay Eva. Nadaya si Eva. Kaya sinabi ni Santiago na walang pagkakaiba si Eva at saka sa atin. Kung si Eva ay nadaya, ay maaari din tayong madaya. Okay? So, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, ay, bago natin ituloy yun, sa 17 salita ng talata, sabi ni Santiago, bawat kaloob na mabuti ay ganap, ay buhat sa langit, yung mga kaloob na mabuti. Ito yung mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. So yung mga kaloob, yan yung mga gifts, yan yung mga blessings na dumarating sa Diyos, yan ay mabuti at ganap at buhat yan sa langit. So kapag may blessings na dumating sa atin, yan ay ibinigay ng Diyos galing sa kanyang langit na bayan. At hindi siya nagbabago. Kahit na ano pang mangyari, kahit na ano pang mga panahon na dumating at lumipas, ang Diyos nung mga nakaraan at sa kasalukuyan at sa darating. Sinabi niya ng Panginoong Hesus na siya ang Diyos ng nakaraan, siya ang kahapon, ngayon at bukas. So hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man sa dilim. Kaya yung mga tao katulad natin na naging anak ng Diyos, tayo ay kinuha ng Diyos mula sa kadiliman at naging anak tayo ng Diyos. Naging Kristiyano tayo, naging anak tayo ng liwanag na niligtas niya tayo sa kadiliman, sa kamatayang espiritual. So dito, natin makikita muli na niloob ng Diyos na tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Bakit sinabi ni Santiago na niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan? Sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So kapag tinanggap natin si Kristo na ating Panginoon, ay magiging anak tayo ng katotohanan sapagkat si Kristo mismo ang katotohanan. At upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. So dito natin makikita
na nilalang ng Diyos ang lahat ng mga tao sa daigdig. Ngunit pumili siya ng isang bansa upang kanyang alagaan at gawing espesyal. Yan ay ang bansang Israel. Ngunit sa kabila noon ay ano ang nangyari sa bansang Israel? Lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanila na dapat nilang gawin at sundin ay hindi nila sunod. Naging sunod-sunuran sila sa mga bansang kanilang sinakop at hindi nila sinunod ang mga utos ng Diyos at nangyari sa kanila ay sila ay napulyot, ano? At sila ay naakit sa iba't ibang mga diyos-diyosan. Dahil doon sa kanilang pagsuway ay ginawa ng Ama na isugo ang kanyang anak na si Jesus upang maging huling option para ang buong daigdig ay muling mailigtas sa kasalanan ng kamatayan, you know, spiritual. So dahil doon, noong inialay ng Panginoon ang kanyang buhay, naging hain siya sa kasalanan ng buong sanlibutan, ay nagkaroon ng pag-asa ang buong sangkatauhan na magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Dahil nga sinabi na si Adan ang siyang unang tao na nagkasala at merong magiging darating na pangalawang Adan. Yan ay si Jesus, na kung ang unang Adan ay nagkasala at namatay, ang pangalawang Adan ay magbibigay ng buhay at ng pag-asa. So dito natin makikita na upang matangi tayo, pag sinabing matangi, ay kakaiba tayo sa mga tao sa buong daigdig. Ang Israel sa panahon natin ngayon ay hindi yan yung tinatawag na spiritual Israel. Okay? Hindi sila yung tinatawag na bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ngayon ay ito na yung mga Kristiyano, yan na yung mga anak ng Diyos. Hindi na dito tinutukoy ang mga Hudyo, kundi ang bagong Israel na tinutukoy ay yung itinatag ng Panginoong Hesukristo na kanyang iglesia na kabilang ay iba't ibang mga nasyon, kabilang ng mga Hudyo, Kristiyano, mga Hintil, lahat ng mga Hintil sa buong daigdig, sama-sama na yan sa isang iglesia. Yan ang itinangi ng Diyos upang tayo ay maghintay sa kanyang muling pagbabalik at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. So dito natin makikita na kapag ang mga tao ay nagsisikap sa kanilang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos, ang mga tao ay magtataka sino ang mga taong ito. Sila ay natatangi sapagkat hindi nila ginagawa yung mga ginagawa natin. So diyan makikita na ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga hindi anak ng Diyos, sa mga Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano. So makikita sa ating mga gawa ang kaibahan natin sa kanila sapagkat tayo ay may takot sa Diyos. So papasok na tayo sa pangatlong bahagi ay na atin ang tinalakay ang unang mga bahagi natin, ang duka at ang mayayaman sa talatang 9-11. At pinag-usapan natin sa pangalawang bahagi ang pagsubok at ang pagtukso sa mga talatang 12-18. Ngayon, papasok na tayo sa pangatlong bahagi, ang pakikinig at ang pagsasagawa mula sa talatang 19-27. So bago natin ituloy ang ikatlong bahagi, wini-welcome natin dito si Lance. Okay, at saka si Sister Elma. Okay, welcome kayo sa ating live stream. Okay, so ngayon, papasok na tayo sa ikatlong bahagi, ang pakikinig at ang pagsasagawa. So tatandaan natin na palaging sinasabi ni Santiago na mga kapatid kong minamahal. Dito ay palaging sinasabi ng mga alagad ng Panginoon, mga propeta, ang salitang kapatid. Ang salitang kapatid ay tumutukoy sa lahat ng espiritual na may relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pag sinabing kapatid, ay minsan tumutukoy sa iyong kapatid sa laman. Ngunit ang pagbanggit ni Santiago ng kapatid ay tumutukoy sa espiritual na relasyon natin sa bawat isa. So, sinabi niya, tandaan ninyo ito, sabi niya ganon, na matuto kayong makinig. Aba, ano yung ibig sabihin ni Santiago dito? Dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. Ibig sabihin, hindi ito madaling gawin. Nakakita na ba kayo ng mga taong may nagsasalita tapos nagsasalita din yung isa? Hindi lang isa, minsan dalawa, tatlo, sunod-sunod sila, sabay-sabay sila nagsasalita. So ibig sabihin, isa itong skill
na kung may nagsasalita, ay dapat makinig. Alright? So, dito sa Canada, kapag may nagsasalita at kasi iba-ibang lahi nandito, mga nakatira dito sa Canada. Kapag nagsalita yung tao at hindi ka nakikinig, rude yun o bastos yun sa kanila. So kapag ka nagsasalita, dapat makinig ka kung ano sinasabi ng tao nakaharap mo. Lalo tigit, kapag ka hindi ka nakatingin sa kanyang mata, ay rude yun. Pero sa ibang lahi, kapag ka sa kanila, ang pagtingin sa mata ay hindi rin maganda. Ayaw nilang tinitignan sa mata. So iba-ibang klase ng kultura ito ang mga tao na ninirahan dito. So dapat din maunawaan din natin sila sa kanilang mga iba't ibang kultura. So sinabi ni Santiago sa atin, pinayuhan niya tayo na matuto tayong makinig. Kapag may nagsasalita, makinig tayo. Pakinggan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Kung tapos na siyang magsalita, hingin natin ang permiso na pwede ba ako magsalita. So ngayon, pag ikaw naman ang nagsasalita, ay papakinggan ka naman ng mga taong makikinig sa iyo. So, kung kayo nanonood ng debate nila Donald Trump, okay, tsaka nung si Biden, ay sabi ng mga Americans, yun daw ang pinaka-disaster na debate sa kasaysayan ng politika ng Amerika. Kasi sabay-sabay sila nagsasalita eh. Tapos nagiging personalan na. Hindi yung hayaan mo muna magsalita ang isa, pagkatapos niya magsalita, yung isa naman. So walang kahihitnatnan na yung pag-uusap kapag pareho kayo nagsasalita. Kaya sinabi ni Santiago, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ay matuto tayong makinig. Diba? Utos sa atin na makinig tayo at dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Okay, merong kasabihan na kapag ito ay nabanggit mo na, nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. Okay? So kapag nasabi mo na at nasaktan mo ang kalooban ng isang tao, papatawarin ka niya, pero hindi niya makakalimutan kung ano yung sinabi niya sa iyo. Kaya dito sinabi ni Santiago na matuto tayong makinig at dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Excuse me. Meron pa rin kasabihan na kapag ang isang tao ay galit, bumilang ka ng 100. Pagkatapos mong mabilang ang 100 at galit ka pa rin, bumilang ka ng 1,000. Kapag natapos mo yung bilang ng 1,000 at galit ka pa rin, bumilang ka ng 1,000,000. Siguro naman, sa pagbilang mo ng 1,000,000 eh, susurrender ka na, mawawala na yung galit mo. So kapag ang isang tao ay galit, ay hindi niya makukontrol ang kanyang sarili at magsasalita siya ng mga laban sa kanyang kagustuhan. Sapagkat ngayon, ang problema, nasabi mo na yon, hindi mo na kailangan pambawiin. Bagamat humingi ka ng tawa doon sa taong pinagsabihan mo, pero nasaktan na yung tao doon sa sinabi mong mga salita sa kanya. Lalo tigit yung mga taong lasing. Kapag yung mga taong lasing, doon lang sila nagsasalita ng mga gusto nilang sabihin. Pag hindi na lasing yung tao, sasabihin, sinabi ko ba yon? So, hindi dinideny nila. So, yan ang isang danger na kapag ang isang tao ay nagagalit, ay mag-ingat sa kanyang mga sasabihin. Merong kaparusahan din dyan. Kapag ang isang tao ay nagsalita ng hindi maganda, ay tandaan ninyo si Moses na dapat sana'y nakapasok sa lupang pangako na gusto niyang makita at malakaran. At, mamatay siya doon sa lupang pangako. Pero hindi siya pinayagan ng Diyos na mapasok yon. Sinabi ng Diyos sa kanya, ipapakita ko lamang sa iyo yung lupang pangako dahil sa isang napakabigat na kamalian niya. Kasi nung mga tao, nung araw, yung mga Israelita, nung sila'y nauuhaw, ay nainis si Moses. Kasi biro mo, ilang milyon yung daladala niya na ilabas niya sa Egypto. Sabi ng mga commentators, ay mga halos over 2 million yung mga Israelitang dumami doon sa Egypt. So, nasa kanyang balikat yung halos 2 million na mga Israelita na nagko-complain araw-araw, mga nagreklamo, walang pagkain, walang mainom. Kaya nung sinabi ng Diyos sa kanya na idampi niya yung kanyang tungkod doon sa bato, ang ginawa ni Moses, pinaghahampas niya yung bato. At sinabi niya, yan, yan ang tubig na ibinigay ko sa inyo. At nagalit ang Diyos nung narinig niya na hindi binigay ni Moses yung credit sa Diyos. At sinabi ni Moses na ako ang nagbigay ng tubig sa inyo. Ayan, uminom kayo. At sinabi ng Diyos, dahil sa hindi mo
sinabi sa mga Israelita na ako ang nagbigay ng tubig sa kanila ay hindi ka papasok sa lupang pangako. Ngunit ipapakita ko lamang sa iyo doon sa bundok ng Jordan. At dahil doon, hindi siya nakapasok at doon siya namatay sa bundok ng Nebo kung hindi ako nagkakamali. So yun na kadalasan na huli na para ka magsisi kung ikaw ay isang tao, isa kang galit na tao. At kaya uminsan kapag ka tayo nagagalit, isarado natin ang ating bibig. Ano? Kuminsan, ang isang tao mabait kapag nagalit yan, talagang grabe. Ano? So dahil dito, na ang galit sapagkat sabi niya sa talatang 20, ay bago doon sabi niya, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sa talatang 20, sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao. Okay? Upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Okay? Kaya alalahan natin si Moses. Ano nangyari sa kanya? Talatang 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso at ito ang makapagliligtas sa inyo. So maganda ang mga bilin ni Santiago sa atin. Talikdan natin ang ating mga maruruming gawa. Ano yung mga maruruming gawa na yon? Mga bagay na hindi nararapat gawin ng isang Kristiyano o anak ng Diyos. Alam natin yung mga maruruming mga gawa na yon. At kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang mga maruruming mga gawa na yon. Siguro, sa ating buhay, sa daigdig na ito, sa pangkasalukuyang mga sitwasyon, isa sa mga maruruming mga gawa natin ay masasabi natin kung anong ginagawa ng mga hindi mananampalataya, ayun, maruruming mga gawa na yon. At alisin ang mga masasamang asal. Ano ba yung mga masasamang asal? Kabastusan, chismis, paninirang puri. So yun yung mga masasamang asal yun. Yung mga hindi marunong makisalamuha sa tao. Mga pakilamero, mga taong nangihimasok sa buhay ng may buhay. So yan ay masasamang asal yan. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat makitaan ng mga ganyang mga bagay. At buo tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi nga, di baling ikaw na lang ang ano, ang bastusin. Huwag ka na lang mambastos. Kasi iba yung ikaw ang nambastos eh, sa binastos. Kasi ang Diyos na lang ang bahala. Ano? Alam nyo, marami akong karanasan dito sa Toronto for the past 26 years eh. Talagang ano, kung gugustuhin kong gumanti, gaganti eh. Kaya lang, talagang sabi ko, Diyos na ang bahala. Magbabahagi ko sa inyo yung nung ako nagtatrabaho noon sa Highland Farms, ano ako, dairy clerk. Way back, maybe 1998 pa yun eh. So, winter yun. So, papauwi na ako galing sa trabaho. Kasi pag winter, madilim na eh. Maagang dumidilim. Tapos, malamig. Tsaka talagang, ano, gusto mo na kagad umuwi sa bahay eh. So, sa aking pag-uwi, ay meron akong nasalubong na mga lima o anim na mga itim na malalaking tao. Mga over 6'3", 6'5". Ngayon, dumaan ako sa harapan nila eh. Pagkatapos, hindi ko alam kung ano mangyari. Kasi nga, wala pa akong alam eh. Hindi ko alam kung ano. 1998 eh, 4 na taon pa lang ako nandito sa Toronto noon eh. Tapos eh, nung dumaan na ako sa gitna nila, aba, nagulat ako. Bigla na lang akong pinagsisiko. You know? And then, tapos, para bang napagtripan ka eh. Pagkatapos yung pinakamaliit sa kanila na halos kasing taas ko, bigla akong sinuntok sa ilong. Yung pagkasuntok sa akin sa ilong, kasi nga nakayuko ako eh dahil malamig eh. Yung pagkasuntok sa akin sa ilong, talsik ako. Natumba ako doon sa mga ano eh, sa mga bushes eh. Tapos pagkatayo ko, dumudugo yung ilong ko. Tapos lumakad lang sila na parang walang nangyari. Ngayon, gusto kong habulin sila o gusto kong gumanti. Pero inisip ko na marami sila, anim sila eh. At saka malalaking mga katawan, mga itim eh. Tapos eh, sabi ko, Panginoon, ano ba ito? Nangyari na ito? Bakit ako ginanon ng mga taong ito? Tapos yung inisip ko, natumayo sa gitna ng daan, humingi ng tulong sa mga drivers. Ang ginawa ng mga dumadaan sa akin, nakita nila yung dugong tumutulo sa ilong ko. Imbis na huminto at sabi ko tumawag ng pulis, ay nilagpasan lang ako. So doon ko nakita na frustrate ako eh. Kasi imbis na ang mga tao ay tumulong sa mga taong ginawa na masama, ay hindi, kasi dito sa Toronto sa Canada,
maraming mga tao rito, majority dito, ayaw na maki, ano eh, ayaw na makisawsaw sa problema eh. Sabi nila, walang good Samaritan dito. Siguro meron eh. Kung sa sampu, baka merong isa eh. Pero hindi ako nakamit ng good Samaritan nung panahon yun eh. Halos tatlong sasakyan yung pinahinto ko eh, pero hindi uminto. So dito natin makikita na may mga taong talagang masasama na talagang gumagawa ng mga masama sa kapwa nila. So ang ginawa ko, pinag-pray ko na lang na habang sila ay naglalakad, sabi ko, Panginoon, sana bigyan mo ako ng vengeance dito, bigyan mo ako dito ng justice. Sana yung mga taong yan, isang araw, damputin ng mga pulis yan at huwag nang gumawa pa ng kasalanan. Siguro maari, yung sumuntok sa akin, eh, siguro nasa prison na yon. Kasi mainit eh, para siyang hayop na talagang mainit eh. Talagang walang reason para gumawa ng ganung bagay eh, you know? So dito sinasabi ng ni Santiago na may mga tao talagang may mapupusok eh. So kapag tayo ay nagpakumbaba sa ating mga sarili, hindi tayo tumutulad sa kanilang kalooban. Kung sila mabagsik, mabagsik din tayo, hindi eh. Ang sabi nung aking manager na dati na wala na sa aming home, sabi niya, kapag ikaw ay binastos ng iyong kapwa empleyado, ay isarado mo lang yung bibig mo. Kung ikay minura o pinakitaan ng masamang asal, ay huwag kang gaganti, sabi niya. Pumunta ka sa akin at i-report mo yung nangyari at ako nang bahala, sabi niya. Pero kapag ikay nakipagsagutan at nakipag-away ka sa kanya, binastos mo rin siya, ang sabi ng manager ko, pareho kayong madidisiplina. So, ano, make sense eh. Kaya, di baling, ano ka na, bastusin ka na, pero gagawa ka ng paraan para i-report yung incident na yon. Kasi part ng bullying yun eh, sa workplace. So, hindi tayo tatahimik sa ating mga trabaho. Kung meron tayong karapatan, gamitin natin yung karapatan na yon para tayo hindi abusuin ng mga tao sa paligid natin. Kasi dapat bilang mamamayan ng isang bansa, alam mo kung ano yung karapatan mo. Kung hindi mo alam yung karapatan mo, ay wala. Walang halaga yung pagiging mamamayan mo sa isang bansa. Kahit na ako ay immigrant rito sa Canada, ay alam ko kung ano yung karapatan ko. At hindi nila ako kayang ganun-ganun din lamang. You know? May pulis na pwede nating takbuhan. Ang mga pulis dito sa Toronto, sa Canada, hindi mga korap yan. Pag yan ay nireport mo, darating ka agad yan. Within 5 minutes, andyan na sa bahay mo yan. Okay, kaya yan ang pinaka the best na friend namin dito sa Toronto, yung mga pulis. Mahal namin yung mga pulis na yan. So dahil dito, ay ganun din, Pastor Barry, welcome. Ito ang ating pastor na pulis eh. So si Barry talagang kakaiba yan. Saludo ko dyan eh. Nung umuwi ako sa Pilipinas, nakasama ko yan sa radio station dyan sa Camp Aguinaldo. Welcome Sister Charlotte sa Montreal. Galing Montreal ito eh. At si Brother Alex Flores sa California naman ito. Welcome kayo sa ating live stream. Okay, tuloy natin. Meron na lang tayo mga 15 minutes. So, tatapusin natin ito hanggang sa mga susunod na mga talata. So, sabi ni Santiago, mamuhay kayo o mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. At kung ito'y pinakikinggan lamang natin o ninyo, ngunit hindi ito sinasagawa, ay dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong umaharap sa salamin at umaalis matapos makita ang kanyang sarili. So agad nalilimutan ng kanyang ayos, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot sa kanyang sarili. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. So tayo, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, mga ministro, mga tagapangaral ng salita ng Diyos, bago tayo humarap sa pulpito o sa mga ating mga iglesyang pinaglilingkuran, ay umaharap muna tayo sa salamin. Tinitignan muna natin yung ating ayos. Tama ba yung aking buhok? Tama ba yung aking kasuotan? At lalo tigit yung ating asawa, ating mga mahal sa buhay, tinitignan tayo kung tama yung ating kasuotan. So sila pa rin yung ating mga mata. So hindi tayo humaharap sa madla, sa maraming mga tao na hindi tayo prepared.
Okay, sisiguraduhin natin na tayo ay kaaya-aya at kanais-nais na tignan. Sapagkat nire-represent natin si Christ eh. Kung tayo ay merong konting bahid ng karumihan sa ating katauhan, ay titignan ng tao yon. Tignan ninyo, kapag ka merong puti tayong kasuotan, ang una nakikita ng tao yung dumi doon sa kasuotan natin, hindi yung kagandahan ng ating kasuotan. Madalang tayo makarinig ng compliment eh, "Uy, ang ganda ng kasuotan mo, mga kapatid." Pero ang una kagad makikita, alam nyo, sa atin, ay ang sapatos ng isang tagapangaral ang una nakikita eh. Kung anong klase ng sapatos meron tayo. Ewan ko ba, bakit yun ang kasabihan ng mga tao? Kapag meron tumayo, yung kagad sapatos ang nakikita. So sisiguraduhin natin na malinis ang ating mga kasuotan. So dahil dito, ipinapakita dito ni Santiago na ang taong iyan, na sinasabi niya, na pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang mga gawain. So kung ginagawa natin ang lahat ng ito, nakikinig tayo at nagsasagawa tayo ng salita ng Diyos at hindi natin kinalilimutan yung ating ayos, palagi nating tinitignan ang ating sarili sa salamin at nagiging aware tayo kung sino tayo sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Okay? So sa 26, kung inaakala nino man na siya'y talagang religyoso o religious person, hindi, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, ay dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ng kanyang pagiging religyoso. So may mga tao na nagsasabi na kapag ikaw ay palaging dumadalo sa mga gawain sa iglesia, ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin, ang tingin ng tao sa iyo, ikaw ay religious person. Alright? Siguro maaari, pero tumutukoy itong mga religyosong tao na ito doon sa mga talagang tinatawag nating diehard. Eh. So kung ginagawa natin itong mga bagay na ito at yung ating dila ay hindi natin makontrol, ay nako, ay dinadaya lamang ng tao ang kanyang sarili o ng Kristiyano ang kanyang sarili. At walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso, ang kanyang pagiging anak ng Diyos o pagiging Kristiyano. Kaya yung dila natin, dapat nakokontrol natin yan eh. Kaya minsan madaling sabihin eh. Pero hindi natin iniisip ko minsan kung ano yung ating sinasabi. Kaya minsan, kapag bago tayo matulog, minsan nire-rewind natin eh kung ano yung nangyari ng buong isang araw eh. Meron kaya akong nasabi na ikinasakit ng kalooban ng kapatid o ng sino pa man. Tapos the next day, kung alam natin na, naku, meron nata akong nasabi na ikinasama ng loob ng kapatid. So, kausapin natin, humingi tayo ng paumanhin na sabihin natin na meron nata akong nabanggit na hindi mo ata ikinagusto. Kaya minsan mapapansin natin, hindi tayo kinakausap nung ating mga kaibigan, yung ating kasama sa bahay or kakilala, katrabaho, kasi meron tayong nasabi na hindi niya gusto. So kaya maaaring iwasan natin na makapagsalita ng mga bagay na nakasasakit sa kanilang mga kalooban. Kaya nga ang sabi ni Santiago, na kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin at gumagawa ng mga kabanalan sa Diyos, ngunit ang iyong mga salita ay hindi mo mapigil. Ano? Mapasalita ng mga bagay na hindi mabuti, ng mga hindi karapat-dapat. Walang kabuluhan ng pagiging anak ng Diyos. Walang kabuluhan ng pagiging Kristiyano. So sa talatang 27 sa ating mga huling mga talata, ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ng sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So yun ang ating huling talata na ating tatalakayin. So naglagay si Santiago sa kanyang sulat ng iba't ibang utos para sa pamamuhay Kristiyano. Sa dahilang ang totoong pananampalataya ay may kasamang gawa. So may pananampalataya tayo sa Diyos. Kailangan lagyan din natin ng kasamang may gawa. No, tinagubilinan tayo na ni Santiago na ang lahat ng mga Kristiyano na pigilin ng kanilang mga dila at nagbigay si Santiago ng babala laban sa pagkagalit, okay, pakikipag-away at makasariling ambisyon. So maraming mga Kristiyano kuminsan ang nahihiwalay ng landas. Dati alam natin masisipag sila. So later on, nabalitaan natin na wala na sa ministry at hindi na rin dumadalo sa mga iglesia lokal na kanilang dating pinupuntahan. Kasi nga, nagsawa na. Hindi na kaya yung hirap ng ministeryo. Hindi na kaya. Hindi na kinaya yung mga inconvenience eh. So kaya nagtrabaho na lang at hindi na nag-ministro. At hindi na naglingkod sa Diyos. Ayaw na.
So, nag-give up na. So, hindi sila dapat magreklamo o mapanirang puri. So, nais ni Santiago na magpakita ng malasakit ang mga mananampalataya o ang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos sa mga ulila at mga balo. Okay? At sa mahihirap at sa mga nagkasalang mga kapatid. So, kailangan magpakita ang mga alagad ni Jesus ng pag-ibig, kaawaan at kababaang loob, pagtitiis at katapatan sa lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan at dapat silang magsikap tungo sa kapayapaan. Gayun din naman ang taos-pusong pananalangin at pagkapasakop sa kalooban ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay ay mahalagang mga sangkap ng pamumuhay Kristiyano. Ang susi ng isang buhay na puno ng kagalakan, may layunin at makapangyarihan ay matatagpuan pa rin sa daan na inilalarawan ni Santiago. So mga kapatid, merong mga ministro na siguro masasabi natin na isa na ako doon, si Sister Charlotte, sigurado na nasa Montreal, sila Brother Solomon Rosete, yung aking sa New York sila pangalan nito? Sila Sister yung mga Flores na mga kapatid niya na mga babae. Yan ang trabaho nila, yung mga nursing aide or mga nagtatrabaho sa mga nursing home or long-term care. So inaalagaan namin yung mga balo, mga may sakit, mga binanggit dito sa talatang 27 na mga ulila, mga tao na mayroong kahirapan sa kanilang mga pangangatawan. At kapag kung hindi man kayo nagtatrabaho sa mga ganitong field, ay kahit man lang bisitahin nyo sila sa mga kanilang mga bahay kalinga at ipanalangin sila. Bigyan sila ng konting tulong katulad ng mga toothpaste, yung mga toothbrush, tuwalya, mga gamit, konting kasuotan. Kung magagawa natin yun, malaking bagay sa kanila yun. Sa loob ng 14 na taon kong pagtatrabaho sa ganitong klase ng field, nakita ko ang ups and downs. Kapag may mga bumibisita at may mga ministro, mga misyonero na binibisita yung kanilang mga miyembro sa kanilang mga iglesia lokal, natutuwa ako. Sana, sabi ko sa sarili ko, sana ako ang gumagawa noon. Na ipinapanalangin ko yung mga taong may sakit, mga taong mayroong karamdaman, mga babaeng balo o lila, mga talagang wala nang mga kamag-anak. So ang sarap ng pakiramdam kapag makikita ninyo yung mga bagay na iyon. At ginagawa niyo yun dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. At dahil dito, kapag sinabi ni Santiago na dapat din natin na ingatan din ang ating sarili na huwag tayong mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So mga kapatid, merong binanggit pa rin dito sa talatang 27. Okay? So na marami tayong dapat na alalahanin sa ating buhay. Na hindi lang porket tayo ay naglilingkod sa Panginoon araw-araw ay marami pa rin tayong dapat na isipin na dapat nating gawin at ipagpatuloy. Ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Mahirap sundin at lakaran ang tamang landas patungo sa kinaroroonan ng Diyos. Okay, para tayo mga dayuhan sa mundong ibabaw, naglalakbay tayo. So maraming mga tao naglalakbay na hindi nakarating sa kanilang pinaroroonan dahil maraming mga pagsubok na hindi nila kaya, tumigil na sila. So mga kapatid, isang minuto na lang ang aking ilalagi sa live stream na ito at akin na tatapusin na sa lahat ng pagkakataon ay magtiwala tayo at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong titigil na gumawa ng kabutihan at sumunod sa kanyang kalooban. At maging encouragement tayo sa ating mga kapatid sa lahat ng mga bansa na ating pinaninirahan. Manatili tayong tapat sa Diyos saan man tayo naroroon. Maglingkod tayo sa anumang paraan na kaya natin. At sa atin ang Diyos habang tayo nabubuhay. So pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga gawain at magpanalanginan tayo. Panalangin nyo kami at ipanalangin din namin kayo sa lahat ng inyong mga gawain at misyon. Pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga gawain at akin ang tatapusin.
ang day 2 ng epistle ni James. At magkikita-kita muli tayo bukas sa ating day 3. Pagpalayan tayong lahat ng Diyos at sumain niyo ang pagpapala ng Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Amen. Bye.